Noong ikadalawang po ng Pebrero 2024, ipinag-utos ni President Ferdinand E. Marcos Jr. na magsagawa ang Philippine Statistics Authority ng isang census ngayong taon. Ito ay upang ma-update ang bilang ng mga tao sa Pilipinas, pati na rin ang listahan ng mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps at iba pang proyekto ng pamahalaan. Alinsunod sa direksyong ito, magkasamang isasagawa ang Census of Population at Community-Based Monitoring System o PopSense-CPMS mula Hulyo hanggang Setyembre 2024. Sa pamamagitan ng PopSense-CPMS, makakita ng pamahalaan ang tunay na kalagayan ng bawat komunidad sa bawat sulok ng bansa. Malaking tulong ito upang maunawaan ang pangangailangan ng iba't ibang pamahayanan sa aspeto ng kalusugan, tirahan, patubig, edukasyon, trabaho at kaayusan ng kapaligiran. Ang mga datas na nakalap sa PopSense-CPMS ay makatutulong sa mga sumusunod. Una, pag-update ng estadistika tungkol sa populasyon mula sa lokal hanggang sa nasyonal na antas. Pangalawa, maging updated ang listahan ng benepisyaryo ng iba't ibang social protection programs ng pamahalaan. Pangatlo, makatutulong din ito para sa implementasyon ng Republic Act No. 11964, ang Automatic Income Classification of Local Government Units Act. At panguli, makatutulong ito para sa lokal at nasyonal na level na pagpaplano at paggawa ng mga pulisiya, proyekto at programa para sa inklusibong pag-ulad. Kaya, ang bawat pagtugon nito ay mahalaga. Sa darating na 15 Hulyo 2024, mahigit 50,000 data collectors ang magbabahay-bahay upang mangalap ng impormasyong pansambahayan. Ang interview ay tatagal ng 45 minuto hanggang isang oras. Ang lahat ng datos na ibabahagi sa interview ay mananatiling confidential, alinsunod sa Data Privacy Act of 2020. Sa tulong ng 2024 PopSense-CPMS, mas mapapalalim natin ang ating kaalaman tungkol sa estado ng populasyon at komunidad na magiging gabay sa pagbuo ng mga programa at proyekto na mula sa tao at para sa tao. Sa PopSense at CBMS, kasama ka sa pabunyad, puro sa makabagong Pilipinas.